Nasa kusina si Karen, tulala at hindi malaman kung ano ang gagawin. 24 na taon na silang mag-asawa ni Henry at sa loob ng panahong iyon, minahal niya ito ng buong puso. Higit pa sa asawa ang turing niya rito. Si Henry ang taong pinagkakatiwalaan niya sa lahat ng bagay. Siguro yun din ang isa sa mga dahilan kung bakit kami maghihiwalay. Bulong ni Karen sa sarili. Siguro masyado na akong umasa sa kanya. At ngayon, maging ako ay hindi ko na rin kilala ang sarili ko. Si Henry na ang naging buhay ko. Nakalimutan kong mamuhay para sa aking sarili. Dahil ang lahat ng pagmamahal, oras at atensyon ko ay nasa kanya lang. Si Henry ang naging priority ni Karen. Isinantabi niya muna ang sariling pangarap at trabaho. Pinutol niya ang koneksyon sa mga kaibigan. Hindi niya na rin nagawa ang hilig na mamasyal at umakyat ng bundok. Mula nang dumating si Henry sa buhay ni Karen, dito na umikot ang mundo niya. Nagkakilala sila pagka-graduate ni Karen sa culinary school. Nakapagtrabaho si Karen noon sa factory ng tsokolate. Wala pang isang taon, napagpasyahan nilang magpakasal. Pero bago iyon, humingi ng isang kondisyon si Henry. Ang gusto ko sa aking mapapangasawa ay nasa bahay lang. Magiging mabuting asawa at nanay sa aming magiging mga anak. Kung marami kang pangarap sa buhay at gusto mong unahin ang trabaho na dapat ay lalaki ang gumagawa ay nasa iyo naman yun. Kung gusto mong magtrabaho mula umaga hanggang madaling araw kaysa asikasuhin ang pamilya mo, marahil ay hindi tayo ang para sa isa't isa. Ganoon na muhay ang papa at mama ko. Ang mga lolo at kalulolohan ko ay ganoon din at wala akong balak na putulin ang ganoong tradisyon sa pamilya. Hindi na magbabago ang desisyon ko. Ayaw ko ng babaeng hindi pamilya ang priority. Karen, huwag ka nang magtrabaho. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo para hindi na tayo magkaroon pa ng problema at pagtatalo sa mga susunod na panahon. Dalawa lang ang pwede mong pagpilian. Tatanggapin mo ang kondisyon ko o maghihiwalay tayo. Pumapayag ako sa gusto mo, Henry. Nakangiting wika ni Karen. Sigurado ang dalaga sa kanyang desisyon. Ayaw niya rin makipagtalo kay Henry dahil mahal na mahal niya ito. Si Henry na ang gusto niyang mapangasawa at sa tingin niya ay responsable naman ito. Naging simple lamang ang kanilang kasal na dinaluhan ng pamilya at malalapit na kaibigan. Hindi nagtagal, nabiyayaan sila ng panganay na anak na babae. Kada isang taon at kalahati ay nagbubuntis si Karen hanggang maging tatlo ang kanilang anak na lahat ay puro babae. Masaya si Karen sa dati niyang trabaho. Pero ngayong tatlo na ang kanilang anak, wala na siyang panahon para sa ibang bagay. Tulad ng napagkasunduan nila ni Henry, pamilya ang dapat na priority. At iyon naman ang ginagawa niya. Buti na nga lang at culinary ang kurso na kanyang kinuha sa kolehiyo dahil hindi iyon nasayang. Lagi siyang nakakapagluto ng masasarap na pagkain para sa kanilang pamilya. Ang baon ng mga bata sa eskwelahan ay palaging nauubos dahil sa sarap ng mga luto niya. Nagtanim na rin si Karen ng mga prutas at gulay sa bakuran para kahit papaano ay alam niyang organic at natural ang mga iyon. Tuwing may mga activity sa paaralan, si Karen ang madalas nilang atasan na magluto para sa mga guro at bisita. Talagang natutuwa sila dahil bukod sa nakakatipid ay talagang masarap itong magluto. Ibinabahagi rin ni Karen ang kanyang recipe sa kapwa nanay na gustong matuto. Mabait si Karen at hindi mareklamo. Marunong siyang magtiis at talagang responsable pagdating sa mga anak. Naging maayos ang relasyon nila ni Henry. Payapa, walang away. At higit sa lahat ay nararamdaman ni Karen na mayroon siyang asawa. Matalik na kaibigan na minsan ay nagsisilbi niyang tagapayo. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Magkasundo sila sa bawat desisyon. Responsable si Henry at ni minsan, hindi naman ito nagkulang pagdating sa pera. At si Karen naman ay ganoon din pagdating sa pagiging ilaw ng tahanan. Naniniwala si Karen na ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa ay matibay, matatag, at hindi basta-bastang masisira ng sinuman. Mabilis na lumipas ang mga taon. Lumaki na ang mga bata at hindi nagtagal ay nagkanya-kanya na rin.
Kasabay noon ang biglaang pagbabago ni Henry. Napansin ni Karen na may mga kakaibang ikinikilos ang kanyang asawa. Minsan, habang naghahanda ito papunta sa trabaho, ay iniabot niya rito ang bagong plancha na damit. Pinagmasda ni Henry ang damit at sinipat-sipat bago nagsalita. Napakaluma na ng damit na to. Bakit hindi mo pa itapon? Kailangan ko nang bumili ng bago. Henry, anong ibig mong sabihing luma na ito? Eh, wala pang 5 buwan mula nang bilhin natin ito eh. Basta ayoko niyan. Pang matanda na ang ganyang design. Alam mo naman sa opisina, lahat napapansin ng mga katrabaho kung ano ang suot na damit. At salamat sa asawa ko na walang ka-taste-taste. Kailangan kong magsuot ng damit na wala na sa uso. Henry, ikaw naman ang pumili niyan. Ang sabi mo, yan ang gusto mo. Wika ni Karen. Baka hindi ko lang natingnan ng maayos. Ayaw ko nang isuot yung damit na yan sa opisina. Kung gusto mo, gawin mo na lang basahan. Hindi na nagsalita pa si Karen. Iniisip niya na baka wala lang sa mood si Henry dahil marami itong inaasikaso sa opisina. Nitong mga nakaraan ay late na siyang umuwi dahil panay ang overtime sa trabaho. Baka talagang napapagod lamang ito. Nang dumating ang araw ng Sabado, tulad ng nakasanayan, ay kinuha nila ang kanilang apo upang isama sa kanilang bahay bakasyunan. Nakagawian na nila tuwing hapon ang maupo sa tabing dagat upang panoorin ang paglubog ng araw habang nagkukwentuhan. Masayang ibinahagi ni Karen ang kakatuwang pangyayari nang minsang siya ay namalengke. Noon, tumatango-tango lamang si Henry sa mga kwento niya. Pero ngayon ay parang hindi na ito interesado. Pakiramdam tuloy ni Karen, kahit magkatabi sila ay malayo naman ang isip ng kanyang asawa. Henry, anong iniisip mo? Trabaho pa rin ba? Bakit hindi mo subukang pumunta sa gym o maglakad-lakad ng mag-isa? Eh bakit naman ako pupunta sa gym? Sa paghahabol pa lang sa mga apo natin ay pagod na ako. Ano ba bang gusto mong gawin ko? Magluto? Maglinis ng bahay at magdamo? Wika ni Henry na noon ay pinipilit lang umiti. Karen, isa't kalahating oras na tayo nakaupo rito. Pero wala na tayong mapag-usapan na maayos. Tapos kikwentuhan mo pa ako ng walang kakwenta-kwentang karanasan mo sa palengke. Eh hindi naman ako interesado. Nasaktan si Karen sa sinabi ng kanyang asawa. Napakagat na lamang siya sa labi upang pigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Tumayo na rin si Henry upang itapon ang upos ng sigarilyo. Umalis rin siya ng walang paalam at hindi nagsabi kung saan pupunta. Kinagabihan, hindi makatulog si Karen. Iniisip niya kung ano bang nangyari sa kanyang asawa. Bakit ganoon na lamang itong magsalita na para bang wala nang pagmamahal sa kanya. Kinabukasan, kinausap ulit siya ni Henry na para bang walang nangyari. Nakipaglaro ito sa apo, nagdilig ng mga halaman at tumulong sa pagpitas ng mga gulay. Parang normal lamang ang lahat, pero hindi pa rin mapanatag ang loob ni Karen. Pakiramdam niya ay mayroong hindi tama sa mga nangyayari. At hindi nagtagal, natuklasan niya nga ang isang masakit na katotohanan. Linggo ng hapon ay inihatid na nila ang kanilang apo dahil Lunes ay may trabaho na si Henry. Nang sumunod na araw, abala si Karen sa paghahanda ng hapunan nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tawag iyon mula kay Henry. Huwag mo na akong hintayin makauwi. Huwag ka nang magluto. Dito na ako sa opisina kakain. Matulog ka nang maaga. Sige, mag-ingat kapag uwi. Iyon lamang ang naisagot ni Karen, pero sa kabila noon ay hindi siya mapakali. Pakiramdam niya ay mayroon talagang itinatago ang kanyang asawa. Makalipas ang isang oras na pagmumuni-muni ay napagpasyahan niyang tumawag sa opisina ni Henry. Nagpanggap siya bilang kliyente, pero ayon sa kanyang nakausap, maaga raw na umalis si Henry. Kung wala siya sa opisina ay nasaan siya? Tanong ni Karen sa sarili. Gusto niyang tawagan si Henry. Gusto niya itong tanungin, pero natatakot siya sa isasagot nito. Hindi pa siya handang tanggapin ang masakit na katotohanan. Nang mga sumunod na gabi ay ganoon na naman ang paalam ni Henry.
Madaling araw na ito kung umuwi. Nagpapanggap si Karen na natutulog kahit ang totoo ay gising na gising ang kanyang isipan. Sa tuwing tatabihan siya ni Henry ay amoy alak ito na nahahaluan pa ng pabango ng babae. Marami nang nabasa at napanood na ganitong senaryo si Karen, pero hindi siya makapaniwala na mangyayari iyon sa kanyang masayang pamilya. Baka naman nagsasabi ng totoo sa Henry. Baka mayroon siyang business meeting kasama ang mga katrabahong babae. Baka magkatabi sila kaya dumikit ng amoy nito sa damit ng kanyang asawa. At baka nag-inuman sila para mag-relax ng kaunti. Wala naman sigurong masama doon. Baka masyado lang akong napapraning. Wika ni Karen sa sarili habang pinagmamasdan ang larawan nilang mag-asawa. Ning hindi niya magawang itanong kay Henry kung sino ang kasama nito ng nakaraang gabi. Masakit magtanga-tangahan at isipin na nangangaliwa ang kanyang asawa matapos ang mahigit 20 taon nilang pagsasama. Ang isipin pa lang na masisira ang kanilang masayang pamilya ay para na siyang binabalata ng buhay. Gusto nang tapusin ni Karen ang lahat ng kanyang hinala bago pa siya tuluyang masiraan ang ulo sa kaiisip. Papaano kung wala namang katotohanan ang lahat? Kaya naman, noong araw na iyon ay naglakas loob si Karen na puntahan ang opisina ni Henry. Hindi niya maintindihan kung bakit niya iyon kailangang gawin. Ano bang gusto niyang malaman? Kahit siya ay wala ring maisagot sa mga tanong na ito. Nang marating niya ang gusaling pinagtatrabahuhan ni Henry ay naglakas loob siyang maglakad patungo sa opisina nito. Pero wala pang 5 minuto, kitang-kita niya si Henry mula sa glass door. May kayakap itong babae. Matangkad, sexy at maganda. Sa tansya niya ay nasa 25 taong gulang pa lamang ito. Napatakip na lamang si Karen sa kanyang bibig sa sobrang gulat. Papanong nangyari ang lahat ng ito? Halos kasing edad lamang siya ng panganay naming anak. Kailangan ko nang umalis rito at baka makita pa ako ni Henry. Pero huli na ang lahat dahil nakita na siya ni Henry. Sa halip na magpaliwanag o humingi ng sorry ay nagalit pa ito. Karen, anong ginagawa mo rito? Sinong nagpapunta sa'yo? Sabi mo sa akin nag-o-overtime ka sa trabaho. Yun pala, siya ang kasama mo. Bago pa makasagot si Henry ay dumaan ang ilang kaopisina na napatingin sa kanila. Nginitian lamang ni Henry ang mga ito. Henry, hindi ka ba magpapaliwanag? Siya ba ang kabit mo? Karen, pwede ba? Huwag kang gumawa ng eksena rito. Umuwi ka na. Sa bahay na tayo mag-usap. Nanggigigil na wika ni Henry na parabang bata kung pagsabihan si Karen. Makinig ka sa akin. Pinagtitingin na tayo ng mga tao rito. Gusto mo ba talaga akong mapahiya sa harap nila? Karen, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo naman akong ipahiya, pati na rin ang sarili mo. Umuwi ka na. Tinitigan ni Karen ang mga mata ni Henry. Noon, pagmamahalang nararamdaman niya para dito. Pero ngayon ay napalitan na iyon ng matinding galit at pagkamuhi. Bago patuluyang pumatak ang luha ni Karen, ay napagpasyahan niyang umuwi na lamang. Sa bahay niya nahihintayin si Henry. Wala pang 6:00 ay dumating na ito. Pero sa halip na magpaliwanag, maleta agad ang kinuha ni Henry upang mag-impake ng kanyang mga gamit. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Karen. Anong ibig sabihin nito? Kailangan mo ba talagang umalis? Karen, malaki na ang mga anak natin at wala nang natitira pa sa atin. Wala na ring pagmamahal. Pero sa kabila nun, gusto ko namang maging masaya at siguro naman ay may karapatan akong gawin ang gusto ko sa buhay. Henry, paano naman ako? Wika ni Karen, kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Karen, mabuti kang tao at nagpapasalamat ako sa lahat ng sakripisyo mo sa ating pamilya. Sa pagsilang mo sa mga bata. Nagsama tayo ng matagal, magkaramay sa mga pagsubok sa buhay. Pero ang lahat ay may hangganan. At siguro, hanggang dito na lang tayo.
Magkaiba ng landas na dapat nating tahakin ngayon. Wala na tayong maibibigay pa sa isa't isa. Sana makahanap ka ng lalaking tatanggap at magmamahal sa'yo. Wika ni Henry bago tuluyang lisanin ang bahay na yon. Wala nang nagawa si Karen kung hindi ang humagulgol ng iyak. Hindi niya alam kung papaano pa mabubuhay. Nawala na ng saysay ang lahat ng kanyang hirap at sakripisyo sa isang iglap. Marahil, kung hindi dahil sa kanyang mga anak at apo, ay baka nasiraan na siya ng ulo. Ang mga manugang ni Karen ay hindi nagkomento sa bagay na ito. Ang tatlo niyang anak na babae ay nakasuporta kay Karen. Pinagsabihan nila ang tatay nilang taksil. Mama, walang matinong lalaki ang ipagpapalit ang pamilya para sa Kirida. Wika ng panganay. Nako, kailangan talagang mag-isip-isip niyang si Papa. Nabulad na siya sa babaeng yun. Wika naman ang pangalawa. Eh kung i-boycott kaya natin si Papa, huwag natin siyang kausapin hanggat hindi siya natatauhan. Wika naman ang pangatlo. Mga anak, ako ang iniwan niya at hindi naman kayo. Huwag niyo siyang sisihin. Sabi nga nila, ang paghihiwalay ng dalawang tao ay hindi lamang naman kasalanan ng isa. Mayroon din akong pagkukulang. Siguro, masyado akong umasa sa tatay ninyo. Siya ang lahat sa akin. Ibinigay ko ang lahat sa kanya. Siguro, ang tingin niya sa akin ay isang katulong. Tagaluto, tagalaba, tagaalaga ng mga bata. Ako ang dapat nasisihin dahil naging pabaya ako sa aking sarili. Naging masyado na akong sunod-sunuran sa kanya. Mama, pero hindi ka naman nagpakasarap sa buhay. Nagawa mo kaming palakihin ng maayos. Huwag mong sisihin ang sarili mo dahil wala kang kasalanan. Siguradong pagsisisihan ni Papa ang lahat ng to. Siguro nilaso ng babaeng yun ang isip niya. Mama, tama si ate. Napakabait mo at saka nag-iisa ka lang sa mundo. Tsaka mama, siguradong mamimiss ni Papa yung masasarap mong luto. Anak, baka nagsawa na ang Papa ninyo sa mga luto ko. Napagod na siyang makita at makasama ako. Baka gusto niyang tikman ng ibang putahe. Nang mga sumunod na araw ay umaasa pa rin si Karen na babalik ang kanyang asawa. Gusto niya itong patawarin alang-alang na lamang sa kanilang mga anak. Gusto niya ring mapatunayan kay Henry na marami pa siyang kayang gawin. Marami silang susubukan na bagong adventure nang sa gayon ay hindi sila magsawa sa isa't isa. Kung mabibigyan lamang sila ng isa pang pagkakataon ay gagawin niya ang lahat. Isang araw, bigla na lamang dumating si Henry. Halos tumalon sa sobrang tuwa si Karen nang bumalik ang kanyang asawa. Subalit, iba pala ang pakay nito. Nagluto pa naman siya ng masasarap na pagkain. Naglagay ng makeup at isinuot ang bagong bestida. Pero hindi man lang tinikman ni Henry ang luto niya at wala rin itong komento sa kanyang itsura. Karen, nag-file na ako ng annulment. Tsaka gusto ko nang ibenta itong bahay. Total, hindi na rin naman ako titira kasama mo. Hahatiin natin ang pinagbentahan. Kalhati sa'yo, kalhati sa'kin. Pero Henry, ayaw kong ibenta ang bahay na ito. Nandito ang mga masasayang alaala natin. Dito na lumaki ang ating mga anak. Parang pamilya na rin natin ang bahay na ito. Karen, ano bang pinagsasasabi mo? Matagal nang walang pamilya rito. Malaki na ang mga anak natin at may kanya-kanya ng buhay. Karen, kalimutan mo ng nakaraan. Mag-move on ka na. Mamuhay ka ng maayos katulad ko, lalo na't maghihiwalay na tayo ng tuluyan. Ibebenta ko ang bahay na ito at wala na tayong dapat pang pag-usapan. Magpasalamat ka na lang dahil hahatian pa kita. Kung tutuusin, wala ka namang ambag sa bahay na ito. Salamat na lang sa akin at sa trabaho ko. Tingnan mo nga itong bahay. Yang sofa, yang lamesa, orasan at kahit yung mga electric outlets. Lahat ng yan, binili gamit ang pera ko. Wika ni Henry bago muling umalis ng bahay. Napaupo na lamang si Karen. Hindi niya lubos akalain na darating ang araw na iinsultuhin siya ng ganoon ng kanyang asawa.
Mula noong maikasal sila ay wala siyang oras na isipin pa ang sarili. Laging si Henry ang kanyang inuuna sa lahat ng pagkakataon. Lagi siyang nakasuporta rito. Tapos ngayon, parang siya pa ang may kasalanan. Naisip ni Karen na humanap ng trabaho. Ngayong wala na siyang maaasahan kay Henry ay ayaw niya namang maging pabigat sa kanyang mga anak. May kanya-kanya na itong buhay at ayaw niyang tumagdag sa problema ng mga ito. Ang panganay ay kasalukuyan naghuhulog sa rento o na bahay. Ang ikalawa ay nagbabayad ng kotse. At ang ikatlo ay gagraduate pa lang sa college. Nagtatrabaho para may maibayad sa nirerentahang apartment at para may pang-allowance na din. Naisip ni Karen na mag-apply sa factory ng tsokolate na dati niyang pinagtatrabahuhan. Pasensya na po pero wala kaming mai-o-offer na trabaho sa inyo. Wika ng HR officer. Bakit naman? Nakita ko sa dyaryo na hiring kayo ngayon. At saka pagpasok ko ng pinto may nakapaskil na nag-ahanap pa kayo ng empleyado. Hindi na po kasi kayo qualified sa mga requirements namin. Paano naman ako hindi naging qualified? Heto ang diploma ko. Graduate ako ng culinary school. Mawalang galang na pero matagal na panahon na kayong graduate. Malaki na ang kaibahan ng factory ngayon, lalo na pagdating sa teknolohiya. Sa edad at experience ninyo ay mahihirapan kaming i-train kayo. Hindi naman ito training center kaya walang magtuturo sa inyo. Kita nyo naman, abala ang mga tao rito sa kani-kanilang mga trabaho. Ganoon ba? Wala na pala akong pakinabang rito. Pabulong na wika ni Karen. Pero siguro, may ibang posisyon naman na pwede sa inyo. Naghahanap rin kami ng janitress. Kung pwede kayo, maaari ka nang magsimula bukas. Sige, salamat na lang pero baka hindi na rin kayanin ng katawan ko. Maikling sagot ni Karen bago nilisan ang lugar na iyon. Ano na lang ang gagawin ko sa buhay? Hindi naman pwedeng magpalaboy-laboy ako sa kalsada hanggang matigok. Pag-uwi niya ng bahay ay napangiti siya nang makita ang panganay na anak, kasama ang asawa nito. Ma, saan kayo nang galing? Kanina pa kami naghihintay. Sinusubukan kong mag-apply anak, kaso mukhang hindi naman ako matatanggap dahil sa aking edad. Bakit hindi niyo nalang subukan mag-work from home? Total, yun naman ang uso ngayon. Anong work from home, anak? Ah, yun po ba? Pwede tayong mag-bake o magluto tapos magpapa-order online. Sa panahon ngayon, marami ang nagsisimula ng negosyo sa bahay lang. May mga magpipick up rito ng orders kaya hindi nyo na kailangang lumabas. Madali lang yon, tsaka kayang-kaya nyo. Tutulong na lang kami. Tamang-tama, may pupuntahan kaming birthday party sa Sabado. Bakit hindi nyo subukang mag-bake ng cake o ng cookies para dalhin ko doon? Sigurado, pag natikman nila ay magpapa-order sila kaagad. Iyon na lamang ang ireregalo natin, plus promotion na din yon. Ma, ilista mo na yung mga ingredients para ako nang bibili bago kami umalis. Sige anak, para may ginagawa rin ako dito sa bahay. Tulad ng inaasahan ay nagustuhan ng mga tao ang ginawang cake at cookies ni Karen. Marami ang gustong umorder. Ma, kailangan nating gumawa ng page online para lalong dumami ang mga customer mo. Tuturuan kita kung paano mag-reply sa mga orders. Bago pa man makapagsimula ang binabalak na negosyo ng mag-ina, ay nakahanap na si Henry ng bibili sa bahay. Kaya naman, napilitang umalis si Karen doon. Nagrenta siya ng studio type na apartment sa isang lumang gusali. Nanibago siya sa lahat, sa kapitbahay, sa paligid, at doon ay mas ramdam niya ang pag-iisa. Siguro nga tama si Henry. Panahon na para kalimutan ko ang nakaraan. Kailangan ko nang harapin ang bagong buhay. Bago magpa-order, nanonood muna si Karen ng mga videos na related sa pagbibake ng cake at cookies. Pinag-aralan niyang mabuti ang bawat detalye at maging ang nauusong design ng mga cake. Araw-araw siyang nagbibake upang mahasa at manumbalik ang dati niyang kakayanan. Halos isang buwan ring ganoon si Karen. Sinikap niyang maging abala, nang sa gayon ay wala siyang oras na umiyak at alalahanin pa si Henry. Tinulungan siya ng kanyang mga anak sa pagkuha ng mga litrato ng mga cake na siyang inilagay nila sa social media. At makalipas lamang ang ilang araw,
natanggap nila ang unang order para sa birthday party. Sinikap ni Karen na ayusin ang design, lalo na't doon nakasalalay ang kanyang negosyo. Siguradong magkokomento ang mga customer kaya dapat ay pagbutihan niya iyon. Naging maganda naman ang komento ng mga customer at ayon rito ay order siya ulit kapag may okasyon. At hindi lang yon, ire-recommenda niya rin sa kanyang mga kumare. Nang mga sumunod na araw ay nararamdaman ni Karen ang unti-unting pagdami ng orders, dahilan para makaipon na siya ng pera. Ibinili niya iyon ang mga gamit sa paggawa ng cake. Habang papalapit ang Pasko, ay dumadagsan na rin ang kanyang orders. Nang dumating ang December 24 ay nakapamili at nakapagluto na siya pero tumawag ang kanyang mga anak. At ayon sa mga ito, December 26 na daw sila makakapunta. Hindi maiwasang malungkot ni Karen. Sayang, ang dami niya pa namang inihanda at baka masira lamang ang mga iyon. Iyon din ang kauna-unahang Pasko na wala siyang kasama. Yung iba, excited at nakikipagsiksikan sa LRT at bus, makaabot lang sa Noche Buena. Yung iba naman, abala sa pagpili ng regalo para sa kanilang minamahal sa buhay. Pero heto siya, mag-isa at wala namang hinihintay. Naisip niyang maglakad-lakad muna sa labas. Siguro ay magsisimba na lang siya upang magpasalamat sa lahat ng biyaya na kanyang natatanggap. Nang lumabas si Karen ng gusali ay nakita niya ang isang lalaki sa entrance, pero hindi niya iyon pinansin. Ngunit, pagbalik niya galing sa simbahan ay nagtataka siya dahil naroon pa rin ang lalaki. Sa ilang buwan niyang pagtira doon ay kilala niya ang mga tao at alam niyang hindi ito taga roon. Maya-maya, nilapitan niya ang lalaki. Pasensya ka na pero anong apartment number kayo nakatira? Tanong ni Karen. Sa fourth floor ako. Pero sa pagkakaalam ko, walang nakatira sa fourth floor dahil stock room yun. Napayuko ang lalaki. Pasensya na kung nagsinungaling ako. Ang totoo niyan ay wala akong matutuluyan ngayon. Ah, ganun ba? Pinagmasdan ni Karen ang lalaki mula ulo hanggang paa. Mukha naman itong maayos at disente. At hindi naman mukhang pulubi. Gusto mo sumama ka sa akin dito sa loob? May upuan dito. Pero huwag kang magtatangka na gumawa ng masama dahil maraming CCTV ang nakatutok sa'yo. Siguradong mamumukhaan ka nila. Pananakot pa ni Karen. Salamat pero wala naman talaga akong intensyon na gumawa ng masama. Aakyat na sana sa ikalawang palapag si Karen kung nasaan ang kanyang kwarto. Pero nakaramdam siya ng awa para sa lalaki. Ilang minuto rin siya nag-isip-isip bago ito tinanong kung gusto niya ba ng makakain. Salamat. Ang totoo niya ay talagang nagugutom na ako. Wika naman ito. O sige, sumunod ka sa akin dito sa itaas. Sa totoo lang, hindi sigurado si Karen sa kanyang desisyon. Papaano kung masamang tao pala ito? Papaano kung nanakawan siya nito at pagkatapos ay papatayin, katulad ng mga ibinabalita sa TV? Bahala na, mukha naman siyang mabait. Ako nga pala si Peter, nakangiting wika ng lalaki bago pumasok sa loob ng bahay. Hindi ako masamang tao kung yun ang iniisip mo. Peter, maghugas ka na ng kamay tapos sabay na tayong kumain. Nakangiting wika ni Karen. Ang dami namang pagkain dito. Aba, syempre, baka dumating ang mga anak ko. Ikaw, wala ka bang asawa at anak? May asawa ako noon pero 2 taon nang patay. May isa kaming anak pero nagkaasawa na. At siguro magtataka ka kung bakit wala akong bahay. Yun ay dahil umalis ako. Naiinis kasi ako sa asawa ng aking anak. Ang totoo niyan ay magkakasama kami sa bahay. Pero kanina, naubusan na ako ng pasensya sa manugang ko. Wala nang ginawa kung hindi magpaganda ng mukha at magpakintab ng kuko. Ni hindi man lang marunong maglinis ng bahay. Pinagsabihan ko at yun, nagsumbong sa anak ko. Nagkasagutan kami at kaysa lumala pa ang gulo ay umalis muna ako. Wala naman akong mapupuntahan dahil sarado ang opisina na aking pinagtatrabahuhan. Dahil sa pagmamadali,
Nakalimutan ko yung aking wallet. Kaya heto, para akong pulubi. Paskong Pasko pa naman. Pwede naman sana akong pumunta sa mga kaibigan ko pero nakakahiya. Alam kong kasama nila ang kani-kanilang pamilya at ayaw ko namang masira ang kasiyahan nila. Napailing na lamang si Karen. Kahit papaano ay hindi nagkakalayo ang kwento nila ni Peter. Kaya nga, di ba, ang sabi nila, kapag may asawa na ang anak ay dapat nakabukod na. Alam ko naman yun, pero sa totoo lang, natatakot akong maiwan ang mag-isa. Pagtatapat ni Peter. Alam ko ang nararamdaman mo pero okay lang yun, masasanay ka rin. Kahit ako ay nasanay na rin na nandyan ang aking asawa at mga anak. Pero wala talagang permanente dito sa mundo. Abala ang aking mga anak sa kani-kanilang buhay. Tapos ang asawa ko naman, nakahanap na ng mas bata. Pagkikwento naman ni Karen. Sinubukan kong maghanap ng trabaho pero mukhang mahihirapan ako, lalo na't may edad na rin ako. Sa totoo lang, talagang napakahirap tanggalin ang mga bagay na nakasanayan mo na. Nagpatuloy si Karen at Peter sa pag-uusap. Hindi nila namalayan ang paglipas ng oras dahil magaan ang pakiramdam nila sa isa't isa. Pagkatapos kumain at magkalabasan ng mga hinaing sa buhay, ay parang nabawasan ang bigat ng kanilang dibdib. Peter, bakit hindi mo tawagan ang anak mo? Siguradong mauunawaan ka niya. Mas mabuti na yung mag-usap kayo ng maayos. Sinunod naman ni Peter ang payo ni Karen. Hiniram niya ang cellphone ni Karen upang tawagan ang kanyang anak. Papa, nasaan kayo? Bakit naman kayo umalis ng walang paalam? Akala namin kung napano na kayo. Nandito ako sa bahay ng aking kaibigan. Ganun ba? Ano pong address ninyo para masundo na namin kayo? Paskong Pasko pa naman. Ibinigay ni Peter ang address ni Karen at wala pang 20 minuto ay nakaparada na ang sasakyan ng kanyang anak sa tapat ng apartment building. Maraming salamat po sa kabaitan ninyo tsaka sa mga pinadala ninyong pagkain. Wika ng anak ni Peter bago nagpaalam ang mag-ama. Nang makaalis na sila ay nakaramdam ng panghinayang si Karen. Sayang, gustong-gusto niya pa naman ang makakausap. Magaan ang loob niya kahit noon lamang sila nagkakilala. Pero hanggang doon na lamang iyon. Pinagmasdan ni Karen ang sarili sa salamin. May kulubot na ang kanyang mukha pero maganda pa rin naman ang kanyang itsura. May makakagusto pa kaya sa tulad ko? May magmamahal pa kaya sa akin sa ikalawang pagkakataon? Sabi ni Peter kanina, maganda ako. Totoo kaya yun o? Sinabi niya lang para mapangiti ako. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay gusto niyang magmahal at mahalin ulit. Pero matanda na siya. Isa pa ay naroon na rin ang takot na baka masaktan lang siya ulit. Ayaw niya nang umiyak at ayaw na rin umasa. Ito lang ang mahirap kapag tumanda at kumukulubot na ang balat. Sa paglipas ng panahon, humihina ang katawan, nagiging sakitin, lumalabo ang mata, at pati ang pandinig ay nagkakaproblema na. Sayang at hindi ko na-enjoy ng husto ang aking kabataan. Nakakapanghinayang dahil nagtiyaga ako sa isang tao. Naiiwanan lang din pala ako pagdating ng araw. Pero ano bang magagawa ko? Kahit umiyak pa ako ng dugo ay hindi naman babalik sa dati ang lahat. Nang matapos ang Pasko ay wala na ring pa-order si Karen, dahilan para makapagpahinga siya ng ilang araw. Gusto niya sanang mamasyal pero wala naman siyang kasama. Kaya naisip niyang manood na lamang ng TV nang biglang may kumatok sa pintuan. Noong una'y inakala niyang dumating ang panganay na anak, pero laking gulat niya nang makita si Peter. May dala itong maliit na Christmas tree. Anong ginagawa mo rito, Peter? Ah, ibibigay ko sana itong munting regalo. Halika, pumasok ka muna rito sa loob at ipaghahanda kita ng makakain. Masayang nagkwentuhan ng dalawa ng tungkol sa kani-kanilang hilig sa buhay na parabang mga teenager na nagliligawan. Nang mga sumunod na araw ay napadalas ang kanilang pagkikita, dahilan para lalo pa silang mapalapit sa isa't isa. Karen, bakit hindi mo subukang magtayo ng sarili mong negosyo? Yun ang ginagawa ko. Nagpapa-order ako sa online. Hindi yun ang ibig kong sabihin.
Ang tinutukoy ko, bakit hindi ka magtayo ng negosyo? Yung isang bake shop talaga. Eh Peter, hindi ko naman alam kung paano magpatakbo ng negosyo. Mahilig lang talaga akong magluto pero pagdating sa mga papeles ay wala naman akong alam. Karen, isa akong magaling na auditor, kaya wala kang dapat alalahanin sa mga dokumento. Ako ang bahala, tutulungan kita. Tsaka marami naman akong kakilala na siguradong tutulong sa negosyo natin. Peter, masyadong matrabaho. Una, hahanap tayo ng pwesto, mga gamit at kung ano-ano pa. Tsaka, wala naman din akong gaanong pera. Karen, hindi naman sa pagmamayabang pero may naipon naman ako at sapat na siguro yun. Ano ka ba naman, Peter? Hindi pwedeng abusguhin ko yung kabaitan mo. Pera mo yun at ano na lang ang sasabihin ng anak mo. Eh paano kung malugi yung negosyo? Eh di mawawala rin ang ipon mo ng gano'n na lang? Huwag kang mag-alala, Karen. Hindi tayo malulugi. Isa pa ay normal lamang iyon sa negosyo. Kailangang makipagsapalaran. Kailangang sumugal. Bago magbukas ng sariling bake shop ay nag-training ulit sa culinary school si Karen upang matutunan ang mga bagong pamamaraan ng pagbibake at paggamit na rin ng makabagong makinarya. Makalipas ang halos kalahating taon, nakapagbukas sila ng sariling bake shop kung saan mga donut, cookies at cakes ang kanilang ibinibenta. Maliit lamang ang pwesto pero para kay Karen ay malaking achievement iyon. Marami agad ang naging suki nila, kaya naman nagbukas sila ng ibang branch sa iba't ibang parte ng syudad. Kasabay ng paglago ng negosyo, nag-propose na rin si Peter kay Karen. At oo naman ang naging sagot nito. Gusto sana ni Karen at Peter na wala ng selebrasyon, pero ayaw namang pumayag ng kanilang mga anak. Kaya naman, nagpabook sila ng restaurant, kumuha ng photographer at nag-send ng invitation sa mga kaibigan at kamag-anak. Sa halip na puting wedding dress, light blue ang napili niyang isuot. Ilang araw bago ang kasal, nakatanggap si Karen ng tawag sa kanyang cellphone at laking gulat niya nang marinig ang boses ni Henry. Anong kailangan mo? Bungad na tanong ni Karen. Nabalitaan ko, isa ka na raw negosyante ngayon. Di ko kalain na makakapagtayo ka ng sarili mong bake shop. Congratulations nga pala. Salamat Henry. Kahit naman ako, hindi ko akalain na marami pa palang sorpresa naghihintay sa buhay ko. Ganun din naman ako, Karen. Pero hindi lahat ng sorpresa ay masaya. Bakit mo naman nasabi yan? Hindi ka na ba masaya? Tanong ni Karen. Oo, hindi na ako masaya. Pag-amin naman ni Henry. Eh bakit? Anong nangyari sa babae mo? Hindi ba't namahal na mahal mo siya? Kaya nga iniwan mo kami ng mga anak mo? Iniwan niya na ako, Karen. Ginamit niya lang pala ako para ma-promote sa kumpanya. Nakuha niya na ang gusto niya kaya wala na akong silbi. Karen, patawarin mo ako sa nagawa kong kasalanan. Kung papayag ka, pwede bang magsimula tayo ulit? Henry, anong ibig mong sabihin? Magbabalikan tayo matapos ang lahat ng nangyari? Bakit Karen? Hindi na ba pwede? Sa tagal ng pinagsamahan natin, wala ka na bang pagmamahal? Mahigit 20 taon tayong nagsama. May mga anak at apo. Pwede tayong maging masaya ulit. Magiging tulad tayo ng dati. Wika naman ni Henry. Henry, siguro pwede naman nating makasama ang mga bata pero hindi na tayo babalik sa dati. May bago na akong buhay at ayaw ko nang balikan pa kung ano ang meron tayo noon. Maayos ang buhay ko ngayon at masaya na ako. Natatandaan mo ba kung ano ang sinabi mo sa akin bago tayo naghiwalay? Sabi mo, wala na tayong maiibigay pa sa isa't isa. At sabi mo, sana makahanap ako ng taong tunay na magmamahal at makaka-appreciate sa akin. At nangyari naman yon. Ngayon, magpapakasal ako sa taong mahal na mahal ako. Tumawa lang si Henry. Ano? Magpapakasal ka? Sa edad mong yan? Maniwala ka't hindi. Henry, sa edad kong ito ay hindi pa huli ang maging masaya. Ang tagal kong hinintay na humingi ka ng tawad at bumalik sa piling ko pero hindi naman nangyari. Napagod na ako. Isa pa, hindi naman ako galit sa'yo.
Ang totoo niya ay nagpapasalamat pa ako sa ginawa mo. Dahil kung hindi mo siguro ako iniwan, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Siguro, isa pa rin akong sunod-sunuran sa lahat ng gusto mo. Siguro nakakulong lang ako sa bahay, naghihintay sa pagdating mo. Ngayon, marami na akong pera at magagawa ko kung ano ang gusto kong gawin ng walang pumipigil sa akin. Matapos sabihin ang mga salitang iyon, ibinaba ni Karen ang tawag. Tunay ngang ang lahat ng nangyayari sa atin ay mayroong dahilan. At minsan, ang pinakamasakit at pinakamahirap na pangyayari pa ang magbibigay sa atin ng tagumpay at kasiyahan sa hinaharap. Kaya kung mayroon kayong pinagdadaanan ngayon, lilipas din yan. Basta huwag lang tayong mawawala ng tiwala at pag-asa. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.